na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga, Joel. Yes, yes. Ang medyo ano ah, maganda rito eh. In its 26 years of existence. Yes, oo. Kaya lang yata na mismo nagsabi yung binuno ng ahensya na dapat buwagin sila. Buwagin nyo na. Oh, dahil matapos itong buuin noong 1986. Mismo ang PCJJ na ang nagsumite ng rekomendasyon para buwagin ang sarili nilang operasyon. Para makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, makakausap po natin si PCJ Chairman Juan Andres Bautista. Good morning, Chairman. Ay, magandang una. Umaga naman kasamang Joel at kasamang Susan. Ganda umaga po, sir. At makakabalitaktakan din natin ngayong umaga si Commission on Human Rights Chairperson Etta Rosales. Good morning po, Chairman. Good morning, Susan. Good morning. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Chair Etta. Good morning, Chair Andy. At siyempre, Joel, sa tabi mo. Etta Blan, mula sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o yung tinatawag natin selda. Good morning po, Mang Ed. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning, Chairman. Natin ang tanong kay Chairman, ano? Siguro, diretso yun na natin ang tanong si Chairman. Nung nabuo po yung PCJJ noong 1986, gaano bang estimate na yaman ang hinahabol po natin? At ngayong gusto nyo na po itong ipabuwag doon sa yamang hinahabol po natin, ilang porsyento na po nahabol natin doon? Oh, well, Joel, nung binuo ito 1986, may ginawang estimate yung commission noon sa pamumuno ni Senator Salonga, no? Ang estimate nila ay yung nakaw na yaman daw ay nag-range from $5 to $10 billion. Okay. Pero sa totoo lang, hinahanap ko yung dokumento, kumbaga na nagbibigay buhay o kaya, you know, yung basis para masabi yan, hanggang ngayon hindi ko pa nahanap yun, no? Pero kami naman ngayon, after 26 years, we have been able to remit over 164 billion pesos to the national government. Pero kasama dito yung San Miguel percent 24% shares, no, yung sa COCO levy. So kung we will convert that into dollars, ang nare-remit na ng PCJJ is almost $4 billion. $4 billion na. Okay, sinasabi nung iba, siguro nga yung trabaho is, well, depende, no, kung we will say na 10 billion yung nakaw na yaman, so 40% na nagawa. Pero kung sasabihin nating 5 billion lang, then 80% na ang na-accomplish ng PCJJ. So ano po yung ano ang dahilan, no, talagang ito ba dahil siyempre hindi naman ho permanenteng struktura itong PCJJ, no? Ano report, yung dahil yan ay talagang dapat ay 26 years na, no? Ano yung talagang matibay na dahilan ngayon doon sa mukhahi po ninyo na buwagin na ang PCJJ? Well, sabi nyo nga, yun ang unang dahilan na, kumbaga, it is an ad hoc committee, it was a special commission created for a particular problem, no? At 26 na taon na nakalipas, mag-the 27th birthday na naman kami sa February 28, yung paghahanap ng nakaw yun na yaman, humihirap. In which case, hindi naman namin sinasabing itigil na itong paghahanap na ito. Kaya lang, siguro mas efficient kung ilipat na yung functions ng PCJJ to the permanent government agency such as the Department of Justice para sa aming mga kaso, and particularly nga yung Office of the Solicitor General, kasi naman yun ang aming abogado sa aming mga kaso. At yung mga ari-ari ang na-sequester at na-surrender, ilipat naman sa Department of Finance para ma-privatize na ito. Alright, kanina kausap ko si Chairman Etta Rosales. Sabi niya, siguro yearly meron kayong 100 billion peso budget allocation. Pero if you're going global para habulin po yung ano yung mga allegedly mga nakaw na yaman, talagang mukhang napakalito ng 100 million. Isa pa sa mga dahilan yung budget limitation, kaya tingin nyo dapat i-transfer na po ito sa mga main government agencies. Well, tama rin yan, Joel, no? Kasi nga, well, yung 100 million, in fact, it's less. In 2012, ang aming budget was only 96 million. Sapat lang yan para bayaran yung mga sweldo at saka yung mga ordinary expenses ng isang, you know, commission ng pamahalaan. Pero kung ang kailangan, you know, if we will still go on a more intensive search for itong ill-gotten wealth, mangangailangan ng mas malaking pondo. Ngayon, yung aming, yung nakaraan na komisyon, sila nga ay pinuna dahil masyadong malakas magbiyahe,
pero wala namang nahanap. And that's what also we're being careful with, no? Kumbaga, we want to make sure na kung kami magbabiyahe, eh meron namang makikita. And for example, yung nangyari last November dun sa mga Monet paintings sa New York. Pinagtrabahuhan namin yun since July of 2011. At yun, kaya lang kami pumupunta ron, and we went twice, is because nga, alam namin na nandun na talaga. At nahanap na, at tinutulungan namin yung New York District Attorney's Office para, you know, magbigay ng prueba sa kanila na yan ay mga pag-aari ng ating pamahalaan. Oh, siguro, kunin natin ang panig ni Chairman Rosales do sa, dito po sa issue ito. You being a martial law victim yourself. Well, ito ay... This much I can say, no? I can understand yung approach ng PCGG ngayon because talaga naman may hangganan ang buhay, no? But I appreciate the position of certain quarters na ang sinasabi nila, tutukan natin yung mga meron na tayong ebidensya. I understand, Chair Andy, I think we have 200 cases in the Sandigan Bayan. Would we be able to focus on that? Because, kanyan eh, at least local yan. You don't have to go global. Mm-hmm. Pero kung tutukan ng PCGG ito, kasi alam naman natin, the OJ might not be able to focus on this, no? And then run after the cronies of Marcos. Mm-hmm. Run after, you know, when I was in the House of Representatives, 22 billion pesos was the tax evasion of Imelda Marcos and Marcos Estate, no? Tinutukan ko talaga yan. The Supreme Court ruled final and executory yung 22 billion pesos na yon. Yun ba na-collecta na natin para sa taong bayan? And then, of course, there are the other cronies of Marcos, no? Pwede ba nating kunin ito? And then, at the same time, ang tax siguro, and I express this openly and I'm expressing it again, before the PCGG, baka maganda ang tack natin, why don't we run after the cronies of Marcos and Marcos himself, I mean the Marcos estate, and then settle with the victims of human rights violations? Because ang very unfortunate experience namin in the past administration was that the past administration gumastos ng 14 million, 14 milyones na dolyar, no? Mm-hmm. Para lang kalabanin kami sa mga kaso that are pending right now. Eh ngayon, two cases are pending, Singapore at saka yung Arelma. Under this government, which is interested in clean governance, di ba? Is anti-corruption, and then is definitely in favor of bringing about change. Maybe, baka yung PCGG can come up with, hopefully, some kind of a settlement. All right. Yun. For the record, we try to get the side of the Marcoses, pero minarapat po nila huwag munang magsalita sa tungkol sa isyong yan as of the moment. No? Pero gusto kong malaman yung posisyon ng CELDA, yung grupo ni Mang Ed. Si Mang Ed, 1974, nakulong, no? Mm-hmm. Tama, Mang Ed, ilang buwan kayong nakulong? 6 months. Pero ngayon nakakuha na rin kayo ng, magkano ba yung nakuha niya? $1,000. Ano tawag doon? Danyos pernicious, gano'n. $1,000. Okay. Ano ang posisyon po dito sa ano sa pagbuwag po sa PCGG? Well, sa panig namin, hindi kami pabor sa pagbuwag sa ngayon. Sa ngayon. Okay. Dahil hindi pa tapos yung trabaho ng PCGG, mandated na trabaho nilang i-recover yung mga nakaw at tagong yaman ng mga Marcos. Mm-hmm. Kailangan pang habulin ito at maibalik yung tagong yaman at nakaw na yaman sa sambayan ng Pilipino. Mm-hmm. So, siguro, ang yung proseso lang ng paghabol dito ang kailangan. Kasi nung mga nakaraang pamunuan ng PCGG, maraming kaso ang natalo. Mm-hmm. No? Naibalik sa mga Marcos yung ano yung ibang ari-arian nila. So, may mali siguro sa sistema ng paghabol nila ng tago at nakaw na yaman ng mga Marcos. Dahil kung talagang pagpuprosigihan, alam naman ng taong bayan eh, na mga nakaw na yaman yung kanilang ano, yung mga ari-ari, marami sa kanilang ari-arian. Pero yung sinasabi po ni Chairman Bautista, di ba, bali yung mga kaso naman po ipagpapatuloy ng Department of DOJ, Justice. Well, yung kung sa DOJ, hindi na natin minamaliit yung kakayanan ng DOJ, pero marami silang trabaho. Okay. Marami pang mga pending na kaso na hinahawakan sila na hindi pa tapos.
pero dapat yung specialized agency, ito nga yung PCGG, na dapat maghabol dun sa tago at nakaw na yaman ng mga Marcos. Mm-hmm. Dahil ang problema nga lang, yung sistema nga ng, ano, ng, yung proseso ng paghabol dito. Mm-hmm. Kailangan italaga natin yung mga taong sincero, no? Yung mapagkakatiwalaan ng sambayanan, nahabulin talaga yung mga Marcos. Hindi katulad ng mga nagdaang mga administrasyon na nakipagsabwatan sa mga Marcos para matalo yung mga ano, yung mga kasong sinampa. Actually, ang impression, Susan, there's nobody more sincere than this PCGG dahil for the first time, yung mga nakalipas na PCGG, talagang pinagtatanggol yung kanilang existence. No? Pero ito, talaga itong, nabahira ng ano eh. Itong PCGG ito, sila mismo nagsasabi, wala, there's no reason for us to exist. No? Pero how would that change the perspective, Chairman Bautista? Mm-hmm. Kung ililipat po yung, ano, yung mga kaso sa DOJ, what difference would it make? Right. Well, una-una, Joel, sumasang-ayon naman ako sa mga pananaw ni Chair Eta at saka ni Mang Ed, no? Mm. Na kailangan talagang magpatuloy yung paghahanap ng nakaw na yaman. Mm. Kaya lang, doon sa mga kasong nakasampa na sa ating mga korte, sa totoo lang ngayon, ano pang magagawa namin? Dahil matagal nang nakasampa at nakasubmitted for decision ang karamihan nito, over 200 cases. Sa Sandigan Bayan, Supreme Court, at iba-iba pang mga korte. Mm-hmm. Kumbaga, ang kailangan mo na lang ngayon ay bantay. Eh. Mm-hmm. Kasi hindi mo na pwedeng palitan yung mga dokumentong na-file na. At yun nga ang problema. Mm-hmm. Sa aming palagay, yung mga ibang kasong na-file, medyo mahina. Uh-huh. Meron din kahinaan ang ating sistema ng katarungan, mm-hmm. yung ating mga korte. At mm-hmm. alam din naman natin, minsan meron din bahid ang mga kanilang, ang mga naging desisyon, no? Mm-hmm. So kung kaya't yun din ang aming frustration, eh. Uh-oh. Kasi, kumbaga, you know, at this point, talagang mahirap na kasi nga, these cases have long been filed mm-hmm. before our time. And really, we are just waiting for the decision. Mm-hmm. Kaya sa aking palagay nga, na totoo naman na yung mga dating PCG, meron kakulangan. Mm-hmm. Pero sinasabi ko rin, yung ating court system, meron din yan mga problema na hopefully, again, under the new administration, may mga bago tayong mga justices na nahirang with the new Chief Justice, sana rin magkaroon ng reforma sa ating court system. Okay, Chairman Rosales, so sabi niyo pa, habulin niyo mga cronies, di ba? Mm-hmm. Mag-concentrate muna tayo sa kung ano yung meron ng mga lahi. Yes, exactly. Pero kayo po ba, gaya ho ni Mang Ed, sabi niya, huwag sana muna. Kayo po ba? Oo naman, huwag muna. Actually, kasi okay naman ang PCGG. Maganda nga, malinis ang pananaw niya ngayon. Mm-hmm. And yung pag sinasabing bubuwagin na or yung abolition, may facing yan, no? Mm. It might even need a law. Baka kailangan ng legislation yan, di ba? Tapos maganda rin ang sinasabi ng Kongreso, ito na yun yung pagkakataon na magkaroon tayo ng public na pananagutan, yung accounting, di ba? So, susuriin at pag-aaralan yan. So, ako, ang como CHR din naman, as Chair of the Commission on Human Rights, nasa interest din namin para makatulong at ma-monitor yung ganito para matiyak din na yung nakaw na yaman, mm-hmm. di ba, e mabalik sa taong bayan, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So, ganun yun. 164 billion pesos, ayos naman yun, 70 billion pesos nakuha under mm-hmm. this administration. So, you give credit to that. Okay, no? So, maayos yung trabaho, i-face out natin ito, mm-hmm. and hindi dapat nagtatalo-talo, mm-hmm. di ba? Mas ganun sa ang pagtingin ko. So it's not a question dapat of tulong-tulong. Oh, mm-hmm. it's not a question of gusto bang buwagin o hindi. Mm-hmm. Kung hindi, yung approach na 'yan tingnan natin ang pinakamaayos na paraan upang sa ganun, ma-maximize natin ang pagkolekta ng nakaw na yaman. And at the same time, we can face out already. Mang Ed, kayo po, yung sinasabi ko kasi na medyo yun nga, yung budget, constraint, di ba? Yun know, yung sa mga sinasabing dahilan, bakit gusto nila na ibuwag na. Yung bang ganung dahilan, hindi ho katanggap-tanggap sa inyo? Well, kasi yung 100 million na budget nila is 100 million. Mm. Sabi nga ni Chairman Eta, na kasi global yung ano yung paghabol ng nakaw na yaman. Mm-hmm. Ngayon, kung tapos, maaaring dagdagan o kaya mag-concentrate nga dito sa local. Mm-hmm. Kasi maraming tagong yaman at nakaw na yaman na nasa Pilipinas lang. Mm-hmm. Kailangan lang halungkatin natin at ang makakagawa lang yan ay yung mga sinserong taong
nasa PCGG. Na nakaupo ngayon. Na nakaupo ngayon. Mm-hmm. At kung mayroon dyan na hindi kumikilos para sa pag-recover ng mga tago at nakaw na yaman, eh palitan. Mm-hmm, mm-hmm. Chairman Bautista, nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Noynoy Aquino, kaugnay po nito, yung mungkahi na buwagin na ang PCGG? Ay, wala pang specific marching orders, Susan. Pero nga, yung aming rekomendasyon, sinupitin namin yan siguro mid-2011. Apo. At kami naman, habang wala pang specific marching orders, ay patuloy ang aming trabaho. Mm-hmm, in fact, we're very proud na, kumbaga sa 2011, for example, yung budget namin was 93 million, no? Pero ang binalik namin sa kabangbayan was 268 million. Mm-hmm. Itong 2012, ang budget namin 96 million. Mm-hmm. Ang naibalik namin sa kabangbayan 565 million. Mm-hmm. At hindi pa kasama dyan yung 70 billion na San Miguel Coco Levy shares. So kami, habang kami nandyan, sisiguraduhin namin mas malaki ang ibabalik namin kesa sa aming ginagastos. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po, Chairman Bautista. Si Chairman Rosales, final message po natin, ma'am. Well, my final message, magkaisa tayo, no? Magkaisa tayo sa pagkukolekta ng mga makukolekta natin. At dito, ang Commission on Human Rights, pangunahing posisyon nito, matulungan ang ating mga biktima ng karahasan at matulungan din ang PCGG upang sa ganun makuha natin ang karapat-dapat para sa taong bayan at para sa mga inape sa panahon ni Marcos. Okay, Mang Ed, kayo po. Ang masasabi ko lang ay dapat na bawiin ang mga nakaw na yaman at ibalik sa taong bayan at pananagutin ang pamilyang Marcos at ang kanilang mga cronies sa pagnanakaw na ginawa nila at paglabag sa mga karapatang pantao ng kanilang kapanahunan at bigyan ng hustisya yung mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Okay, maraming salamat po, Chairman Bautista, Chairman Rosales, at Mang Ed. Inuulit lang po namin, sinubukan namin hinga ng reaksyon ng pamilya Marcos kaugnay sa issue, pero di lang muna sila magbibigay ng pahayag tungkol dito.